Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanem na po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA, walang iba kundi si Ms. Lorie Dela Cruz. Magandang umaga po, Ms. Lorie. Unahin ko na po ito dahil nga ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas at sa Mindanao, ang nakaranas sa mga pagbaha dahil po ito sa matinding buhos ng ulan, dala po ng iba't ibang weather systems, kagaya na lamang ng low pressure area. Ano na po bang update dito sa nasabing sama ng panahon? At ano po yung dahilan o ano yung factor? Bakit tila nagtagal po ito ng ilang araw dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kababayan. Update po muna sa low pressure area na minomonitor natin. Huli itong namataan kanina sa layong 70 kilometers silangan-hilagang-silangan ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. At kaugnay nga po sa inyong tanong, na kung bakit tila napatagal ang pag-iral nito sa ating PAR, kung mapapansin po natin, yung low pressure area na nagtagal po doon sa eastern part ng Visayas at Mindanao ay nag-dissipate na po kahapon. Kaya ito pong minomonitor nating low pressure area sa kasalukuyan ay ibang low pressure area na po ito. So yan po, nalaman na po natin ang update tungkol dito sa low pressure area at ganun din yung dahilan kung bakit nga ba tila nagtagal o nagtagal po yung pag-ilan ng sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po nito, halos nagsunod-sunod pala yung pag-iral ng weather disturbance dito po yan sa loob ng ating part. Yung binabantayan po natin ngayon, panibagong LPA na po yan compare dito sa binantayan natin itong mga nakalipas na araw sa eastern part ng Visayas. At ito naman, Ms. Lorie, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito base dito sa inyong inilabas na forecast? In the next 24 hours, patuloy na makakaranas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagulan at pagkidlat pagkulog ang silangang Kabisayaan, Caraga Region, ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at maging ang lalawigan ng Bohol. Kaya sa mga nabanggitong lugar ay iba yung pag-iingat pa rin po ang ating paalala sa ating mga kababayan doon sapagkat ang ganitong klase pong pagbuhos ng ulan ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa natitirang bahagi po ng Mindanao at natitirang bahagi pa ng Kabisayaan ay inaasahan pa rin natin ang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Epekto pa rin po yan ng LPA at nitong tail end of a cold front. Sa Luzon naman, sa Bicol Region, Cagayan Valley Region, Mimaropa at mga lalawigan po ng Aurora at Quezon ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang mga pagulan dulot po naman ng northeast monsoon o yung umiiral na hanging amihan. But for Metro Manila and for the rest of Luzon ay inaasahan po natin na sa araw na ito'y magandang panahon naman ang mararanasan natin maliban na lamang sa mga pulupulong mahihinang mga pagulan. With regards to this po, nakataas ang ating gale warning doon sa northern seaboard po ng Northern Luzon at sa eastern seaboards po ng Luzon kasama ang southern seaboard ng Luzon at maging lahat ng mga baybaying dagat po sa Kabisayaan at sa eastern seaboard po ng Caraga. Kahit sa mga nabanggitong lugar, hindi pa rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda na gumagamit lamang ng maliliit na sasakyang pandagat sapagkat magiging maalon hanggang sa napakaalon pa rin po ng mga karagatan dito.
Nako, dahil pa rin pala dito sa pinagsamang epekto ng tail end of a cold front at ganun din dito sa mga kaulapan na dala-dala ng sama ng panahon o low pressure area, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dito po yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya doble ingat para sa mga lugar na nabanggit ni Ms. Lorie, at dito nga po yan partikular na sa malaking bahagi po ng Visayas at ganun din sa Mindanao. At ito naman po, hanging amihan patuloy po yung magdadala ng mga mahihinang pag-ulan sa bahagi naman ng Luzon. Kaya naman huwag pong kakalimutan ang pagdadala ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong bahay sa mga susunod na oras. At Ms. Lorie, dahil nga nabanggit mo pa rin ang tungkol dito sa hanging amihan, ay inaasahan nga natin yung patuloy pang paglamig ganun ng ating panahon. Pero kahapon ay naging dominante rin itong weather system na ito. So saan ba natin naitala o naramdaman itong lowest temperatures? In the last in the past 24 hours po, naitala ang mga pinakamababang temperatura. Unang-una na nga sa Baguio na nakapagtala ng 13.6 degrees Celsius. So mababa na po yun. And then sumunod po yung Basco, Itbayat, Kalayan at maging po yung Tanay. Kung mapapansin natin, most of these areas ay nasa Northern Luzon. Katulad ng nasabi ni Ms. Amor, ay epekto po ito ng hanging amihan o ng Northeast Monsoon. At ang panghuling katanungan na lamang, Ms. Lorie, ito po ay question of the day natin mula sa isang Panahon TV follower na si Madel Saluto Enriquez. Ang kanyang katanungan, kailan po kami makakaranas ng magandang panahon dito sa summer? So bukod kasi dito sa Cagayan de Oro at ganun din sa Cebu, ayan, nakakaranas din ng mga pag-ulan ng ilang bahagi pa ng Visayas. So kailan ba nila mararanasan ang improvement sa kanilang weather condition? Sa kasalukuyan po ay tail end of a cold front ang talagang dominante po o nagpe-prevail dyan sa eastern part ng Visayas. Kaya sa atin pong analysis, inaasahan po natin that on Thursday or January 19 pa magsisimulang mag-improve po ang weather doon. Naku, ayan, Madel, nalaman na natin na maaari palang magpatuloy ang mga pag-ulan hanggang sa darating na Thursday. And from that day, ay inaasahan naman natin yung unti-unti na o gradual improvement sa lagay ng inyong panahon. Pero syempre, panatilihin pa rin ang pagmumonitor sa mga pagbabago at sa updates na ilalabas ng PAGASA. At sa aming pong viewers, kagaya po ni Madel, pwede rin kayong magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat po, Ms. Lorie Dela Cruz, sa minahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV.